Bakit nga ba hindi mo dapat baliwalain ang hero na si Wanwan at ano ang advantage nito sa ibang mga heroes? Ang kailangan mo muna gawin ay makapag-level 4 bago ka pumalag sa mga kalaban, at dapat tamaan lahat ng hit marks sa iyong target upang ma-activate ang ultimate mo na magbibigay sa iyo ng temporary invincibility at hindi ka maaari ma-target ng kahit na sino man. Hindi rin banta ang crowd control effect kay Wanwan sa tulong ng kanyang second skill kung saan mistulan itong purify na tinatanggal ang lahat ng control effects na matatanggap nito maliban lamang sa mga suppress. Para naman sa items, unahin mo ang corrosion side kung saan ang basic attacks mo ay magkakaroon ng 80 extra physical damage at mas low ang target ng 8% sa loob ng 1.5 seconds at umaabot ang stacks nito hanggang 5. Bukod dito magkakaroon ka rin ng extra 6% attack speed sa loob ng 3 seconds cap at 5 stacks. Wind Talker para sa splash damage. Demon Hunter Sword na mabisa pang tunaw sa mga high HP heroes especially mga tanks. Golden Staff para sa enhanced attack effects. Malefic Roar para mas mapataas ang kanyang physical penetration. At Rose Gold Meter para sa low HP shield. Gamitin mo ang emblem na Marksman para sa additional 15% na attack speed, plus 16 adaptive attack, at 5% na lifesteal. Swift para sa additional 10% attack speed. Weapons Master kung saan ang iyong physical at magic power na manggagaling sa mga equipments, emblems, talents at skills ay may increase na 5%. At Weakness Finder kung saan ang basic attack mo ay magdudulot ng 50% slow effect at mababawasan ang kanilang attack speed by 30%. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.